Ito na guys, ang bagong trending ngayon. Ang bagong hula kay BBM na taga-Indian psychic. Marami na siyang nahulaan tulad ng pagkapanalo ni Katrina Gray bilang Miss Universe at Donald Trump bilang presidente ng USA at si Rodrigo Duterte bilang presidente ng Pilipinas noon. At marami pang iba ang hinulaan itong Indian psychic na ito at nagkatotoo. Sinikap nilang i-translate sa Tagalog ang hula ng Indian psychic na ito upang mapakinggan ng mga Pilipino kung ano ang kanyang pahayag kay BBM. Nasa 50 years old ang Indian psychic na ito guys at buhay na buhay pa hanggang ngayon. Dahil ang unang hula kay BBM ay namayapa na. Ang unang ng hula kay BBM ay namayapa na daw. Nasa atin na lang ang desisyon kung maniniwala tayo sa kanya dahil ang iba ang kanyang religious. Siyempre Indiano, iba ang religious niya. Ang prediction tungkol kay BBM ay tungkol sa isang babae. May isang sipat na lason na nasa isang kamay ng babae ito guys na inihahagis sa isang lalaking royal man. Ngunit ang lalaking ito ay nakaligtas. So nakaligtas pala si BBM. Ang sipat pala ay may lason. Kapag tinamaan si BBM ay mamamatay siya. Sino kaya ang babaeng ito guys? Paki-comment down kung sino ang babaeng ito. Isa lang naman ang alam ng mga Pilipino na kaaway ngayon ni BBM. Ito daw ay paulit-ulit na ginagawa ng babaeng ito. Ang babaeng ito guys na pinangangalan ng Jezebel ay isang pulis na namatay. Ang espiritu daw nito itong babaeng Jezebel ay isang pulis daw ito at namatay. Yung espiritu daw nito ay pumapasok sa isang katauhan ng tao na gusto niya. At pinapatay ang mga taong hindi niya magustuhan. At sinusundan nito guys ang pamilya ng mga Marcos. Kaya delikado daw si Marcos dahil mayroong siguro itong espiritu na to pumapasok dito sa isang babaeng gustong sibatin si Marcos para mamatay. Mayroon daw itong lason na sibat. Makapangyarihan daw ang babaeng Jezebel na to. Espiritu na siya guys na pumapasok na gusto niyang sirain ang pamilyang Marcos. So, abangan na lang natin kung magkatotoo ang hula ng Indian psychic na ito. Abangan natin kung ano ang mangyayari kay Marcos at sa pamilya niya.